Parte ng relasyon ang pagseselos. Patunay lamang ito na may pagmamahal ka pa para sa isang tao. At takot kang mapunta siya sa piling ng iba. Ikaw kapuso, madalas ka bang nagsiselos sa iyong mahal? Dear Papa Dudut, magandang umaga po. Ako nga pala si Des, isang ginang at edad 55. Sa edad kong ito, aminado pa rin po akong selosa ako. Naging madalas ang pagsiselos ko sa aking asawa na si Geraldo. Hindi nito yun alam noong una. Mas lalong hindi niya alam na pinagseselosan ko ng todo ang aming anak na si Emily, 20 years old. Napansin ko kasi Papa Dudut na mas nagbibigay ito ng atensyon kay Emily kesa sa akin na asawa niya. Nakaramdam ako ng selos, aaminin ko, dahil dati naman hindi nito nakakaligtaang bigyan ako ng sapat na atensyon at pagmamahal. Pero mula nang dumating si Emily ay nagbago na ito sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, likas na sa akin ang pagiging selosa. Dati pa man, magnobyo at nobya pa lamang kami ni Geraldo, madalas na akong nagsiselos. Laging wala sa lugar ang pagsiselos ko noon at aaminin ko yon. Konting makita ko lang, pagseselosan ko kaagad. Mabuti na lang at naging mahaba ang pasensya ni Geraldo sa akin. Lalo na yung pagiging insecure ko sa aking sarili. Naalala ko noong kadalagahan ko kahit sinong lumapit na mas maganda at mas sexy kay Geraldo, pinagbabantaan ko dahil sa sobrang pagsiselos. Ilang beses na akong napahamak dahil sa pag-uugali kong yon, Papa Dudut. Mabuti na lang at nagawang humingi ng dispensa ni Geraldo sa mga pinagseselosan ko noong araw. Doon na naging madalas ang away namin ni Geraldo, Papa Dudut. Mula noong naging open ako sa kanya tungkol sa pagseselos kay Emily ay lagi na kaming nag-aaway. Sa tuwing nakikita ko siya dati na nagbibigay ng extra atensyon sa aming anak ay nagdadabog ako. Alam kong nararamdaman niya yung selos ko noon pero hindi niya lang pinapahalatang alam niya. Papa Dudut, naiinis ako kay Geraldo. Alam na nga niya yung selos na nararamdaman ko noon kay Emily pero wala pa rin siyang ginagawa para masolusyonan yon. Naging mas malapit pa nga ito kay Emily na parabang sinasadya niya na pagselosin ako. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng selos dahil sa kanyang mga aksyon na ginagawa. At dahil nga sa walang ginawang paraan si Geraldo para masolusyonan ang selos ko kay Emily, naibunton ko tuloy lahat ng galit ko sa anak kong ito. Pinag-initan ko ito lagi kahit na wala naman siyang ginagawang sobrang sama. Hindi ko na nakontrol ang galit ko dala ng sobrang pagsiselos. Bukod doon ay hindi ko rin siya maiwasan para hindi kami magsalpukan dahil nga nasa iisang bahay lamang kami noon. Hindi naman kalakihan ang bahay namin. Kaya nagkakasalubong kami lagi dati. Papa Dudut, alam kong naramdaman ni Emily ang galit ko sa kanya. Pero ang hindi niya alam ang totoong dahilan kung bakit mainit ang ulo ko sa kanya. Noong bata pa lang si Emily ay sobrang close kaming dalawa. Pero noong nagsimula na itong magdalaga ay nagbago na ang lahat. Mula noong kapansin-pansin ang paghubog ng kanyang pangangatawan at pag-amo ng kanyang mukha ay nakaramdam ako ng insecurity. Ito kasi ang naisip kong dahilan kung bakit naging sobrang malapit ni Geraldo sa kanya. Hindi lingid sa aking kaalaman na hilig ng aking asawa ang mga magagandang babae. Kaya naman noong napansin ko ang pag-usbong ng kagandahan ni Emily noong nagdadalaga na ito, nakaramdam ako ng kakaibang takot. Alam kong ito ang kahinaan ni Geraldo. Napansin ko naman yon sa kung paano niya lapitan si Emily. Nakakaselos talaga kung paano niya itrato at pagsabihan si Emily kung gaano ito kaganda.
Pabiru pa nga itong nagsabi kay Emily dati na hindi hamak na mas maganda siya kesa sa akin noong kabataan ko. Nasaktan ako sa mga sinabi niyo ni Geraldo na naging dahilan para tumindi ang selos na nararamdaman ko. Naglayas ako, Papa Dudut, after noong naging away namin ni na Geraldo. Nagtungo ako sa bunso kong kapatid na si Salve. Doon muna ako nanuluyan habang masama ang loob ko sa aking mag-ama. Nainis ako na kinampihan ni Geraldo si Emily kesa sa akin. Mas lalo pa ako nainis nang hindi ako nito pinigilang umalis noon. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na hindi ako babalik ng bahay hanggat hindi ako sinusuyo ni Geraldo. Nais ko noon na ipaalam sa kanya na nasaktan niya ako sa pagkampi niya sa aming anak at hindi pagpansin sa akin. Papadudod sa kapatid kong si Salvi ako naglabas ng sama ng loob. Iniyak ko ng iniyak sa kanyang nararamdaman kong selos sa aking anak. Napaka-understanding ng aking kapatid. Sa kanya ko lumapit noon dahil alam kong maiintindihan nito ang kalagayan ko. Naisip ko na siya lang yung taong pwede kong lapitan na hindi huhusgahan ang nararamdaman ko. Walang naging asawa ang kapatid kong ito kaya naman natuwa ito na nagstay ako sa kanya para may kasama siya. Nasabi na nga niya sa akin dati pa na kapag kailangan ko ng tulong at matutuluyan, bukas ang kanyang bahay para sa akin. Ganyan kami kung magmahalang magkapatid. Kaya sa panahong nagkaproblema ako sa aking relasyon kay Geraldo ay binukas nito ang kanyang pintuan para matulungan ako, Papa Dudut. Inayos ko na mga damit ko at hinanda ko na ang sarili ko sa pag-uwi sa bahay namin, Papa Dudut. Nagpaalam ako sa aking kapatid at sinabing ipagdasal ako nito sa kung anuman ang mangyari. Dumaan muna ako sa isang bake shop para bumili ng ubi cake. Paborito ito ng aking mag-ama. Ito ang naisip kong ipasalubong sa kanila para mabawasan ang tensyon sa aming tatlo. Nakangiti ako habang nakasakay sa bus pauwi ng bahay. Pina-practice ko na nga rin ang dapat sabihin at dapat itanong kay Geraldo para maayos ang relasyon naming mag-asawa. Nang makarating ako sa bahay namin ay hinanap ko ang aking susi para buksan ang pintuan. Tahimik ang buong bahay nang makapasok ako. Ipinatong ko sa lamesa ang cake. Naisip ko na baka tulog na yung mag-ama ko. Dumiretso na ako sa kwarto at doon, Papa Dudut, ay nakita ko si Geraldo. Matapos ko silang maaktuhan, Papa Dudut, na may ginagawang kalokohan ng gabing yon ay umalis silang mag-ama. Wala silang kinuhang kahit na anong gamit maliban sa pera ni Geraldo. Nakahiga lang ako sa kama nang umalis sila at hindi ko noon maigalaw ang sarili ko dahil sa kamanhiran na nararamdaman ko. Hindi ko inakalang mangyayari ito at inaakala kong sa pelikula lamang ang ganitong klase ng mga ganap. Pero pwede rin pala sa totoong buhay. Sa ngayon ay hindi na ako nagkaroon pa ng balita sa kanilang dalawa. Ang huling nasagap ko ay may nakakita raw kay Emily na malaki na ang tiyan. Tinanong pa ako kung sino ang ama pero hindi na ako nagsalita pa. Hanggat maaari ayoko nang balikan pa ang masalimuot na nakaraan kong yon. Tinanggap ko na ang nangyari kahit sobrang nadurog ang pagkatao ko noon. Hindi na ako nakapag-asawa pang muli, Papa Dudut. Pinili kong samahan na lamang ang aking kapatid na si Salve. Naisip ko, si Salve na lang ang meron ako sa buhay ko na alam kong hindi ako sasaktan. Kahit papaano, naisip ko rin, Papa Dudut, na maswerte pa rin ako. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Tess.